Katulad ng sinabi ni Daphne, we just finished a sectoral meeting with the president. At isa sa mga inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Alam naman natin na ginagawa ng economic team lahat para mapababa ang inflation, pero habang ginagawa nun, kailan kaakibat yung pagprotekta sa value ng peso value ng mga grants na ibinibigay natin. Katulad sa 4Ps at sa iba pang mga programa na nakatuon sa pagbigay ng social protection sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Pangalawa, patuloy pa rin tayong humahanap ng iba't ibang mga programa para masolusyonan natin yun na napakuna na stunting rate ng ating bansa. Napakalaking, napaka-importanting aspeto niyan sa ating Pangulo, kaya katulad ng ibang pang mga departamento, like DOH in particular, lagi kami sa DSWD naghahanap ng mga ibang paraan kung paano ma-incorporate ang malabanan ng stunting sa mga existing na social welfare programs. Sir, update lang po dun sa paglilinis natin ng 4Ps po, sir. Kanina matagal na talakayan yan. Yung paglilinis, tapos na kami. Konting-konti na lang. Nagsimula yan nung panahon ni Secretary Erwin Tulfo. Actually, gusto ko linawin na hindi nyo nililinis yung 4Ps. Ang nililinis natin yung, actually nililinis yung 4Ps at yung listahanan. Yung listahanan. Kanina napag-usapan yan, sinimula ni Secretary Erwin Tulfo yung paglilinis, tinuloy namin nung pag-assume ko, at tapos na tayo. Pero kanina napag-usapan nga yung maaring ways forward, kasi bakit? Yung listahan na ginagamit natin is 2019 pa. So alam natin na bahagi nun nangyari bago nag-COVID, yung balanse nun nangyari after COVID. So maaring nag-iba na, at alam rin natin nag-iba na ang mukha ng kahirapan. Maari yung mga dating hindi mahirap dahil sa pandemya, eh nag-adjust ang buhay, naging mahirap. And to the same degree, kung 2019 pa yon, it's been 5 years since. So alam natin dun sa batas, kasi every 4 years dapat ginagawa namin yan. Kaya lang lumabas yung CBMS law, yung community-based monitoring system. Diba, ang CBMS ay isang napaka-effective na tool kung saan ang mga local government units sa tulong ng PSA ang magkagawa ng survey or saturation to make the new list. Doon sa batas kasi pinagbawalan na ang lahat ng ahensya katulad ng DSWD gumawa ng panibagong listahan pa. Isa na lang tayo, yung CBMS. Kanina, ang good news, bagamat hindi ako taga-PSA, sabi nga ng Presidente, kanina sa mabilis na papanahon, matapos na tong CBMS. At inassure naman ng PSA, nila Yusek Dennis Mapa, na the moment ma-release yung budget na naka-allocate para sa kanila, by end of the year, tapos sila, by January, may bago na kaming listahan. Kasi pwede natin, kanina yung analogy nga, linis kami ng linis ng listahanan, pero matatandaan nyo, kung luma nililinis mo, maaring may porsyento ng populasyon na wala talaga doon sa listahan. So kahit anong linis mo, wala siya doon. Kasi it's an old list. It's due for creating of a new list, and that's CBMS. The major highlight kanina is the President re-emphasized, correct no, Daphne, so many times that the CBMS dapat gawin na. At sabi naman ng NEDA at ng DBM, the funds are being processed, released, they can conduct that. Bakit maganda yung CBMS? Yung CBMS is mas granular siya, all the way to the individual. Marami yung tanong doon, yung food insecurity. At hindi lang DSWD ang makikigamit ng listahan na yon. Lahat ng ahensya na may anti-poverty programs, or kahit nga wag anti-poverty, if you want to look at other dynamics sa pamilya, sa individual, makikita natin sa CBMS. Ako naging mayor ako and I've used the CBMS before. It's a very effective tool kasi granular siya eh. Napaka-micro nung kanyang sinusukat. And dahil LGU-driven to, together with PSA, pwede niyong i-update ng mas mabilis. Kasi alam mo yung lugar mo, halimbawa biglang nagkaroon ng bagong industriya doon, pwede ka magpatakbo ng CBMS kaagad kasi baka naman nawala na yung mahihirap doon. Or let's say nagkaroon ng isang disaster sa isang lugar, nawalan ng trabaho yung mga tao, yung dating may trabaho, nawalan ng trabaho dahil nasira, then you can do another CBMS to capture the newer picture. Mas responsive siya, mas micro, at mas granular. Kung na-mention po nila kanina na parang pinag-aaralan na mas maging responsive yung benefits na binibigay ng DSWD, so magkakaroon po ba tayo ng, may proposal po ba na yung mga benefits na a-adjust yung amount depending sa inflation? Yes. Actually,
without going into so much details kasi nga it's subject for further calculations with PSA and NEDA, yan yung gist ng meeting kaninang umaga, na masigurado na naka-price index, whether it's cost of living or price of the essential baskets. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the four-piece grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. That was the gist of the meeting kanina. Kasi nga, bahagi ng thrust ng ating Pangulo ay masigurado na ang social protection hindi lang ginagawa, kundi angkop sa panahon, angkop sa pangangailangan. It's not only about being timely, but it's also being responsive and making sure it's the right amount that you need. Kasi with alam naman natin na inflation hits the bottom 30 of our population more. Kanina we were talking about the data na in 2023, the bottom 30s inflation was 6.7, meaning 0.7 higher than the regular 6 that maari ang non-poor ay nararamdaman. So that by itself is already something that to look at. Inflation always hits the bottom 30 the hardest. So that's why nga the president instructed DSWD to work with PSA and NEDA to come up with the right mechanisms to protect the value of our grants. But sir, may, ask ko lang, may timeline po ba para dun sa development ng index-based na well, system? Well, the ASAP. The, in the president's term naman lahat is everything has to be done now. Diba sa bagong Pilipinas, hindi pinag-uumaga ang trabaho. So, in fact, after this, I'm going to go back to the office, run our numbers with our data crunchers, pass it on to PSA. Hopefully, we can incorporate each other's ideas in the fastest possible time.